welcome to my channel. This is Milano Forever. So, ito na naman po tayo. Magkakasama na naman po tayo sa isang pagkakataon. So, long time no see mga guys. So, dun sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa channel ko, please don't forget to push the button below on my video. And for those who wants to watch this video again, don't forget to press the thumbs up. Okay? So, ito na naman po tayo. Makakapag-share naman po ang inyong lingkod ng konting kaalaman base dito sa mga karanasan namin dito sa ibang bansa. So, ang topic po natin ngayon ay storytelling na naman tayo guys. So, sana wag po kayong magsasawang makinig sa mga storytelling ko ngayon dahil ito lang po ang may i-share ko sa inyo sa ngayon. So, start na po tayo. So, ang title po ng ano ko may i-share ko sa inyo is ano ang karanasan mo sa kapwa mo? So, base sa akin mga kaibigan, ang karanasan ko dito is sa ating mga Pilipino hindi nawawala yung ugali natin mga bayanihan. Dahil kahit saan man tayo mapunta o saan man panig tayo ng mundo, meron at meron pa rin tayong mga kababayan o mga kapwa natin na naandyan lang sa paligid natin. So, andyan yung sinasabi nating bayanihan guys. So, kahit kailan, kahit saan, halimbawa may mga taong nangangailangan ng tulong mo, andyan at andyan tayo kasi yan ugali natin eh, bayanihan. Tapos, halimbawa meron kang mga kakilala dito, unexpected kasi kung halimbawa mapunta ka sa isang lugar, tapos gaya sa akin, nung napunta ako dito, hindi ko ina-expect talaga na makakakilala ako ng mga kababayan natin dito noon. Kasi nasa ano lang ako eh, nasa bahay tapos ano, nakadungaw ako sa mga bintana. And then sabi ko sa sarili ko, sana Lord, makakita mo lang ako ng mga kakilala ko dito. Sabi ko gano'n sa sarili ko. Tapos doon nga, nung nakakita ako ng mga kaibigan ko dito, mga kapwa natin, mga Filipino dito, I'm so much happy kasi kahit pa paano, meron pa rin na mga kababayan natin dito. So yun, nung nakita ko sila, sila pa ang unang nag-approach sa akin kasi sabi na, oh, kabayan, kumusta? Saan ka dito? Anong trabaho mo? Ganito, ganyan. So, ando dun pa rin yung ano eh, yung greetings na, para sa atin mga Pilipino dito. So, unexpected din naman na dito sa likuran namin is marami rin palang nakapaligid na mga Pilipino dito na without knowing kasi nung na pumunta lang ako sa taas ng bahay to take some videos, some views, ganun. Unexpected kasi nakakita ako ng Christmas light. Sabi ko sa sarili ko, wow, parang ano yata ito ah. Parang Pilipino yata ito. Kung hindi man Pilipino ito, mga Kristiyano, sabi ko ano. Tapos, mayat maya lang, narinig ko silang ano, nag-uusap. Nag-uusap sila. Tapos sabi ko sa sarili ko, wow, meron pala ako talagang mga ano dito, mga kababayan, sabi ko ano sa kanya. So, nung time na nakilala ko sila, yun, nagkakwentuhan kami. Tapos yun, yung iba pala dyan is kababayan ko rin pala sila ng ano na salita. Tapos nung time na nagka-day off ako, pumunta ako ng ano ng mall. Yun, marami din ako mga nakilala doon. So, tapos mayroon ako isang kaibigan dito guys na ano, humihingi ng tulong sa akin kasi kagugupo ko siya sa group namin dito sa Oman. Tapos sabi niya sa akin, sis, baka naman po pwedeng humingi ng tulong kasi nagka-problema ako dito sa mga amo ko. Sabi niya ganun sa akin. Kasi dito guys, sa totoo lang, hindi mo po pwedeng puntahan yung isang kaibigan mo na nangangailangan ng tulong kasi hindi katulad sa atin. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na halimbawa, may mga taong nangangailangan ng tulong natin. Pwede natin puntahan anytime, anywhere. Pero dito guys, hindi po pwedeng puntahan mo yung mga kaibigan mo. Not unless kung ibigay mo yung mga telephone number ng mga labor employment dito, hindi kayo yung embassy. Pero, sa totoo lang guys, ang mga ahensya dito, parang walang pakialam sa'yo eh. Walang pakialam sa'yo yan. Maganda lang ang sasabihin nila sa'yo sa Pilipinas pag naandun sila. But once you are here already, the place that you were living, wala na silang pakialam sa'yo. So, ang ginawa ko, doon sa kaibigan kong yun, tinawagan ko siya. Sabi ko sa kanya, maigi kung nakakagamit ka ng phone, sabi ko sa kanya. Tapos yun, nagkulong siya sa kwarto niya and then tinawagan niya ako kasi nagpapasagip, parang ganun. Kasi parang ano yata, sinasaktan niya yata siya. And sabi ko sa kanya, ang gawin mo, huwag kang tatakas, sabi ko sa kanya. Kasi once tumakas ka dyan,
baka mamaya mas lalo pang mapapasama yung sitwasyon mo. Sabi ko sa kanya, baka mas lalong mamiligro pa yung buhay mo. Sabi ko sa kanya. So, ang ginawa ko, pinagdasal ko talaga na sana ligtas lang siya. Tapos yun, tumawag siya sa akin kinabagasan. And then, ang sabi niya sa akin, ate, sabi niya ganun sa akin, parang ikaw na lang yata yung pag-asa ko na makakalabas dito, sabi niya ganun sa akin. And then, sabi ko naman, paano to, matagal pa akong lalabas, katapusan pa, sabi ko ganun. So, ang ginawa ko, binigay ko yung contact number ng mga ano dito, labor office. Pero, walang feedback. Kumbaga, walang feedback sa kanila. So, ang ginawa niya, kinontak niya yung family niya dun sa Pilipinas. Tapos, sila yata ang humingi ng tulong dito sa ahensya natin dito sa lugar na naroroonan ko. So yun, mga few days lang yata nung nalaman kong ano na, nakaalis na sa bahay. So sabi niya sa akin nung nasa airport na, kasi connecting flight siya guys from Oman to Thailand. So nung naandun na siya sa Thailand, doon na siya ano nagsakin, nag-message. Sabi niya ganun, ate, nandito na ako sa Thailand. Sabi niya ganun sa akin. So yung pakiramdam ko parang kahit papano man lang, hindi ko man lang natulungan ng personal advice, pero sa isang paraan, yung dasal, yun na ang inano ko sa kanya na naway ligtas, kasi kami kababayan ko mismo siya guys, kababayan ko mismo siya. So yun, sabi niya sa akin, ate, nagpapasalamat ako sa iyo kasi pinagdasal ko talaga na makalabas ako, na ligtas ako. Sabi niya ano sa akin. So kasi parang sarap kasi yung pakiramdam mo na makatulong ka ng kapwa mo eh. Na kahit sa ganung paraan man lang, kahit man lang sa hindi personal, o di kaya sa mga simpleng paraan man lang, at least makatulong ka man lang, di ba? Parang sarap ng pakiramdam kasi yung ganun. So, ayun yung kinatawag natin bayanihan. So, dito guys, napansin ko rin na hindi lang bayanihan. Kasi karamihan dito guys, sa lugar na ito, marami ding mga kapwa natin na sila mismo ang problema ng mga problema natin. Like for example, yung mga kasama ko dito sa lugar na ito. Karamihan ang dain nila na bumabalik sa ahensya is kung hindi man trabaho guys, kapwa nila Pilipino. Oo, masakit lang na ano sabihin kasi guys, kababayan natin o di kaya kapwa natin, sila mismo yung kumbaga parang sila yung backfighter eh. Parang ganun, lalo na yung mga madikit na sa mga amo, ganun. Hindi mo talaga maiiwasan yung ganun eh. Kasi kalimitan, yung mga matatagal na sa trabaho, sila na yung mismong madikit, kumbaga. Tapos yung mga papasok pa lang, syempre nabaguhan pa lang yan eh, wala pang alam. So imbes na pakisamahan mo, imbes na tuluan mo, wala eh. Parang kumbaga is mas pabor ka pa dun sa mga amo, ganun. So kalimitan, ganyan na nangyayari dito. Kasi yan din ang karanasan ko dito. Karanasan ko rin yan. So, nung time na nagka-problema ako dito sa mga amo ko noon, unang amo ko, return ako sa agency. Tapos ang masaklap lang, pumunta ko ng agency guys, confiscated lahat nila ng mga pera, mga cellphone, ganun. Kasi sabi ko sa sa mga kakilala ko doon, bakit kino-confiscate yung mga pera? Sabi ko, tsaka yung mga cellphone. Sabi ko, karapatan ng bawat tao dito, karapatan natin, nahawakan natin yung mga personal na bagay natin, lalong-lalo na yung cellphone. Kasi yan na ang tanging paraan para makontakt natin yung mga pamilya natin sa Pilipinas. Sabi ko, ganun. Kasi if ever man gusto namin umuwi ng Pilipinas, anytime, at least meron kaming contact sa kanila. Pero guys, dito, parang takot sila eh. Kasi alam niyo naman na sa Pilipinas, may mga tulpo, yung mga ganyan, parang mga sumbungan. So, ang ginawa nila, kinonfiscate yung cellphone ko. So, at that 5 days naman, sa awa naman ng Diyos, at nakahanap din naman ako ng panibagong amo noon. And then after that, pagbalik ko ng agency, yun, nireturn na nila yung mga yung mga personal belongings ko. So ang dami kong mga message na na-miss doon kasi nag-alala na yung family ko eh. Nag-alala talaga sila noon kasi hindi nila in-expect na ganun ang mangyayari. So thankful ako, thank God ako kasi kahit papaano ligtas ako noon, tsaka nakahanap din ako ng panibagong amo noon kasi guys, magpapas ko noon eh, nawalan ako ng amo, tsaka nagpalit ako ng amo. So yun, sa awa naman ng Diyos, bago mag New Year, nakahanap ako ng panibago. So yun, yun lang ang masaklap.
Kasi karamihan dito, guys, sa totoo lang, marami talagang dumadaing, lalo na yung mga naandyan sa ahensya. Kasi yung isang kaibigan ko pa, guys, meron pang ano, na isang kaibigan ko noon, part din siya ng Middle East. Umiiyak siya as in, kinunan sila ng video sa loob ng ahensya. Kasi yun, ang nangyari, kinonfiscate yung cellphone, at hindi lang yun, guys, hindi lang kinonfiscate na as in itinago, kundi nilagay, nilubog talaga sa loob ng tubig. So, mantakin mo yung mga ganun, guys. Mismo, ano, mismo mga kapwa natin, imbes na sila, mag-ano sa'yo, kumbaga parang mas concerned sila sa'yo, kasi mismo kababayan mo eh. Pero hindi, guys, parang sila pa mismo ang magdadown. Sila pa mismo ang magdadown sa inyo dito. Kumbaga parang pinagkakakitaan ka nila. Kumbaga parang pera lang yung ano nila sa'yo eh. Yung pakay nila. Tapos kung halimbawa, mas pabor pa sila doon sa mga amo. Parang ganun. Kumbaga kahit ano na, kahit taliwas na yung mga rason ng mga amo, yun at yun pa rin ang pinapanigan nila. Yun ang masakit eh. Yun ang makaramihan ng mga problema namin dito. So, kung halimbawa, nandito ka man sa ibang bansa, ikaw lang mismo makakatulong sa sarili mo. Sa totoo lang, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ikaw at ikaw mismo ang makakatulong sa sarili mo. Kasi kung asahan mo man ang mga ano natin dito, mga ahensya natin, oo, ano sila eh, talagang sila ang mismong tutulong sa atin. Pero kung halimbawa, in times na nagka-problema ka na sa loob ng mga amo mo, hindi ka na nila pwedeng matulungan kung hindi mo tulungan ang sarili mo. Yan, yun ang ano ko dito. Yan ang karanasan ko dito. Kasi yung mga iba dito, guys, parang ano lang eh, pakitang tao lang, ang bait-bait sa ano, bait-bait pagkaharap mo. Tapos pagtaligod mo, ayun, parang ano na, parang tigre na, backfighter, parang ganun, hindi mo na maiwasan yung mga ganun mga ugali ng mga tao dito. So, mas mainam pa na ano na lang, huwag ka na lang umasa sa mga ahensya ganun. Kasi wala eh, wala talaga. So, yun ang isang topic natin. So, dito naman, punta na naman tayo sa isang topic. Ang title nito is, ano ang tunay na ugali namin mga OFW? Yun. May share ko na sa inyo dito, guys, ha. Number one po, kuripot. Opo. Kuripot po kami, sa totoo lang. Pero hindi naman lahat, ha. Pero ako, guys, as a domestic servants here, ito ang masasabi ko, masasabi ko talaga ito. Kuripot talaga ako, guys. Sa totoo lang, kasi bawat sentimo, bawat sentimo na kinikita namin dito is mahalaga. Kasi halimbawa, pag yung mga humihingi ng tulong, sabi nila, uy, baka naman ko pwedeng ano, magbigay ka ng donation na ganito, ganito, ganyan. Kasi alam mo naman sa Pilipinas, di ba, uso yung halimbawa, mga Christmas, yung mga naglalagay sa mga envelopes, gano'n. Sabi nila sa akin one time, uy, sis, baka naman po pwedeng ano, bigyan mo, kargahan mo itong isang envelope na ganito, ganyan, kasi yung anak ko ilalaban ko mismo sa integrated. Sabi ko, wow, grabe naman. Sabi ko, kung pera rin lang naman ang basihan, guys, wag mo nang i-ano, pag mo nang ipilit, kung halimbawa, hanggang doon lang yung kaya mo. So sabi ko sa sarili ko, friend, sabi ko, hindi naman sama-samang mag-share ako, ano, sabi ko ganun sa kanya, pero parehas din tayo eh, ganyan din yung anak ko, sabi ko sa kanya. Kaya, kung ano man yung may share ko sa'yo, yun na lang, sabi ko sa kanya. Kasi talaga, hindi naman sa lahat ng bagay is kuripot tayo eh. Kuripot tayo sa pagdating sa pera dahil gusto natin makaipon para sa sarili natin at saka para sa family din natin. Oo. Marami nga kaming ipon dito eh, ipon na resibo, yun na talaga marami. Sa totoo lang. So, hindi namin talaga maiwasan yung pagkakuripot din namin sa kapwa namin pagdating sa pera. Kasi dito, guys, bawat sentimo, sinasabi ko sa inyo, bawat sentimo, mahalaga yan talaga. So, andi dito pa, pangalawa natin dyan, ugali ng mga OFW dito, guys, sinungaling pa raw kami. Opo. Minsan, nagiging sinungaling po kami, hindi po namin maiwasan yan kasi, sa totoo lang, halimbawa, pag ganito, kausap ko yung mga pamilya ko, pausap natin yung mga pamilya natin, behind the scene, hindi nila alam kung ano talaga yung senaryo ng buhay natin. No? Halimbawa, ganito, nag-uusap tayo, sinasabi ko, okay lang ako, yes, I'm fine, I'm good, parang ganun. Pero behind the scene, guys, hindi nila alam kung anong iniinda natin mga karamdaman. Kasi kailangan din natin magpanggap, di ba?
Hindi naman sa lahat ng oras isabihin natin sa pamilya natin, ay may nararamdaman ako na ano, na mabigat. Yung parang hindi ko na kaya, masakit yung ganito ko. E baka yung pag sinabihan natin yung pamilya natin sa Pilipinas, e baka mas mauna pa silang dalhin dun sa ospital kesa yung ano, yung nakakaramdam, di ba? Parang mas mauna pa silang idadalhin sa, o di kayo mas mauna pa silang makaramdam ng hindi maganda kesa yung sa nagdaramdam, di ba? Hindi, mas mainam na lang, kunwari, sinungaling na lang tayo, di ba? Kasi hindi naman po pwedeng sabihin natin na, uy, ang sakit ng ganito ko, pakiramdam ko, hindi ko kaya magtrabaho, ganito, ganyan. E paano kanila tutulungan yan, layo-layo nila sa'yo, di ba? Hindi sarili mo rin lang na makakatulong dito. So yun, nagiging sinungaling po kami doon, behind the scene. Halimbawa, kausap namin yung family namin, okay pa lang kami. Kagaya nito, halimbawa, nag-uusap tayo, sasabihin ko, okay na okay ako, no? Tapos yun pala, pagtalikod, hindi natin alam, hindi nyo alam kung ano ang senaryo ng buhay namin. So yun, nagiging sinungaling po kami. Hindi nyo rin po maiwasan yun. So pangatlo, nagiging manhid po kami. Opo, sa totoo lang. Manhid po kami. Kasi, kung minsan hindi, kailangan maging manhid din kami. Yung mga pagpapahiyang inaabot namin sa mga hindi namin kaano-anong tao, kailangan din namin gawin yun. Kasi guys, kung dito, kung hindi nyo pigilan ang sarili ninyo, dito nyo ano, makikita yung ano ninyo eh, yung kapahamakan, kumbaga. Kasi kailangan din natin maging manhid. Maging manhid sa mga bagay-bagay na kaya nating pigilan. Like for example, may nagka-problema dito, nagka-problema tayo sa mga amo natin, mga trabaho natin. Hindi natin maiwasan talaga yung merong magalit dyan, yung mga mura-murahin ka, hiyain ka sa harap ng mga maraming tao, ganun. Hindi mo talaga maiwasan yung ganun, guys. So, kailangan, pigilan mo yung sarili mo eh. Pigilan natin yung sarili natin na yung kumbaga parang sumagot-sagot ka, ganun. Okay lang naman na sumagot as long as you're in the right way. Pero kung halimbawa, yung sasagot-sagot ka ng walang kadahilanan, alam mo ng pagkakamali mo, alam mo na kamali mo yun, huwag ka na lang sumagot dito, guys, kasi dito, sa Middle East, sa totoo lang, mahigpit ang ano nila dito, batas. Once na nagkamali ka dito, konting pagkakamali mo lang, kulong ka kaagad. Kung hindi mo alam magpigil sa sarili mo, lalo na yung manakit, yun at yun ang iwasan mo dito, guys. Kasi once na nakapanakit ka ng mga taga rito, kulong ka kaagad, or either hindi man kulong, papatayin ka nila. So yun, kailangan natin maging ano diyan, maging matapang, kumbaga, sa lahat ng mga bagay, lahat ng mga suliranin, kailangan natin maging manhid kung minsan din. So, yung pang-apat, andito yung sinasabi pa nila sa amin, mga manluloko daw. Opo, hindi natin maiwasan talaga na maging manluloko kung minsan. Kasi nga, kagaya na sinasabi ko sa inyo, kailangan din natin magsinungaling kung minsan at kung pwede rin natin manloko, no? Pero hindi naman sa habang buhay is manluloko tayo, no? Dito lang, sa senaryong ito, habang nandito tayo sa ibang bansa, kailangan natin gawin ito, guys. Kasi kung hindi naman natin gawin ito, guys, syempre, mag-alala din yung mga pamilya natin. So, kung minsan, kailangan din natin gawin yan, manluloko. O, sabihin natin, manluloko tayo. Kahit sabihin nila, uy, okay pala si ano doon, okay pala si ganyan. Ayun pala, hindi nila alam talaga kung ano talaga ang likod ng mga senaryo na iyan. Hindi nila alam kung ano talaga yung mga hinain natin. Kumbaga, nandito tayo, nagpapakahirap para sa mga pamilya natin, di ba? Kung kalimbawa, kausap natin sila, okay na okay. Pagkatapos niyan, hindi nila alam. Kumbaga, parang sa akin, katulad ko, pag halimbawa, kausap ko yung mga mahal ko sa buhay, may at mayan lang pag halimbawa, meron akong daing. Parang iniiyak ko na lang. Kasi sabi ko sa sarili ko, andito ako sa lugar na to, kailangan kong panindigan, kailangan kong tapusin kung ano meron ako at kung ano ang binigay sa akin ng Panginoon na nandito ako sa lugar na to, sabi ko sa sarili ko. So yun, ito ang mga ugali namin, mga OFW. Kuripot, sinungaling, manhid, kuminsan manluloko rin. Pero hindi po sa lahat ng bagay kami po ay ganyan. Ugali lang po namin ngayon dahil nandito po kami sa ibang bansa. Yan po. So, sa mga katulad ko pong mga OFW, dito sa ibang bansa, saan mang panig ng mundo, mabuhay po tayong lahat at napipagpalain po tayo ng Panginoon sa araw-araw nating pagtatrabaho. Kahit malayo man tayo sa mga pamilya natin, huwag po nating kalilimutang humingi ng
basbas ng Panginoon sa atin para sa ating mga pang-araw-araw, pangangailangan sa ating buhay. So, salamat po sa lahat ng mga suporta ninyo, sa lahat ng mga nanood po, ng mga previous vlogs ko po. Salamat po sa lahat ng mga nag-thumbs like, salamat po. At saka dun sa mga hindi pa po nagsusubscribe ng aking channel, don't forget to push the button below. Kung halimbawa na gustuhan nyo naman po ang video ito, huwag nyo po kalilimutang pindutin yung thumbs up. Salamat po sa lahat ng mga suporta na may magustuhan nyo na naman po ang aking video na ito. At sana po abangan nyo po yung mga susunod na video na gagawin ko. At na may magustuhan nyo na naman po ito ang kaunting karanasan ko bilang isang OFW. So, hanggang dito na naman po tayo. Naway magustuhan nyo na naman po itong video na ito. God bless. See you. And hope you will subscribe again to my channel. See you on my next round. Bye-bye.